Ano po ba ang synod? Siguro ko po marami sa inyo narinig na ito once or twice, but we never fully understood what a synod is. Kaya I would take this opportunity to explain something about it para kahit papano magkaisa tayo sa pagkakaunawa sa gawaing ito ng simbahan. Brothers and sisters, once in a while, nagpapatawag ng synod o sinodo ang ating simbahan. Synod came from the Greek word sunodos o synodos, na ang ibig sabihin assembly. Normally kasi bago gumawa ng mga pagbabago sa mga pulisiya ang ating Santo Papa, he would first consult the bishop. Kaya nagpapatawag siya ng Synod of Bishops. At dito, maghihingi siya ng mga mungkahi at ang kanyang mga tanong ay isasanggunin niya sa mga obispo. At kung ano man ang kanilang mapag-usapan, doon ibabase ng Santo Papa ang kanyang mga desisyon ukol sa mga pagbabago na nais niyang ipagawa sa ating simbahan. And this is what we call synod. Ngayon, ano po ang ginagawa natin sa ating mga simbahan? Yung synod for synodality, of synodality. Kakaiba po ang sinodo ngayon. Dahil normally, pag mayroong gustong gawin ang Santo Papa, ipapatawag niya yung mga obispo. Tapos, magkakaroon na ng sinodo. Pero bago po yung sinodo, ang magkakaroon ngayon ng tinatawag na consultation. Ano? Ang gagawin naman ng mga obispo bago sila ipatawag ng Santo Papa ay titipunin niya rin ang kanyang sambayanan at tayo ay mag-uusap-usap para kung ano man ang kanilang pag-uusapan nakabase sa pulso at tinig ng sambayanan. Kaya makikita niyo kakaiba itong ginawa ng Santo Papa. Pagdating sa mga pagbabago sa mga pulisiya ng simbahan, hindi na lang sila ang magbabalangkas ng mga ito, bagkus hihingi na nila ang boses natin. Parang demokrasya. Napakaganda po nito. At ito yung pinakamahabang consultation. Kasi magsisimula ngayong 2021, magtatapos ito 2023. Kaya maraming mapag-uusapan and hopefully talagang magbunga ito para sa paglago ng ating pananampalataya at ng ating paglalakbay bilang isang sambayanan. Ngayon po, ano po ba ang aim ng synod na ito? Ano po ba ang vision nito sa ating lahat? Sa mga binasa ko at sa aking pagmumuni-muni, nakakuha ko ng tatlong maaaring vision o tatlong maaaring maganap pagkatapos ng synodong ito. Or mismo habang ginagawa natin ang synodong ito, ano ang nakikita nating magandang epekto nito sa simbahan? Ano ang vision nito at ano ang kahalagahan nito? Siguro ko ang unang-una na makikita ko o nakikita ko na nangyayari ngayon is the church that is centered in Christ. Ang simbahan na para kay Kristo. Alam nyo, ang simbahan minsan nagkakaroon ng kulay. Ang simbahan minsan nakikitaan ng preferences. Ang gusto natin magkaroon ng simbahan na nakapokus kay Kristo. Ang gusto natin simbahan na tanging si Kristo lamang ang nais ipamalita. Minsan kasi ang bida sa simbahan, yung kura paroko. Minsan kasi ang bida sa simbahan, yung mga benefactor. Minsan kasi ang bida sa simbahan, yung mga magagaling lang sa simbahan. Alam nyo, yung pag-uusap na ginawa namin 2 days ago with the chief clerks and the PESPO, RESPO, napakaganda ng kanilang mga sharing. Isa sa mga PESPO ay nag-suggest na sana, Father, kayong mga kaparian ang mag-bridge sa mga mayayaman at mahihirap. So napakagandang suggestion. I take note of that kasi ipapasa ko to kay Bishop. Kasi maganda yun. Sana kaming mga kaparian ay hindi na maging left-leaning, right-leaning. Sana kaming mga kaparian wala ng kulay. Kasi minsan ang simbahan, maka-yellow, maka-pink, maka-blue, maka-red. Hindi ganun. The church should be apolitical. The church should be pro-poor, pero hindi talagang
talagang masyado ng pro-poor, nakakalimutan mo na yung mayayaman. O hindi naman masyadong makamayayaman, nakakalimutan mo na ang mahirap. Ito yung lugar kung saan nahihirapan yung mga pare. Kasi pag masyado kang lumapit sa mga mayayaman, ang tawag sa'yo, elitista. Pag masyado ka namang lumapit sa mahihirap, ang tawag sa'yo, komunista. Kaya saan kami lulugar? Would become more united in Christ. Wala na tayong ideolohiya. No? Ano ba ang ideolohiya mo? Isa lang, Christianity. Isa lang, Kristo, who preaches compassion. Sana ito ang maging hudyat para magkaisa na tayo. Lalo-lalo na sa mga usaping moral. Kasi ngayon ang simbahan, hindi pa rin tayo nagkakaisa. How can we have members who are unwilling to follow what the Lord God is telling us in the scriptures? We cannot have Catholics who are pro-abortion, pro-contraceptive. And this is the second point that I want to drive out. Hopefully after this, we are not just a church centered on Christ, but a church that listens to Christ, nakikinig kay Kristo. Kasi most of us, selective when it comes to listening. Kung ano ang komportable sa atin, yun ang ating pinakikinggan at sinusunod. So I hope one day, ito rin yung mangyari sa simbahan. And I know this is what Pope Francis wants us to do. To listen more to what the church is telling us. Lalo-lalo na po sa mga usaping moral. I hope magkaisa na tayo bilang isang simbahan na labanan yung mga death bills. Ano ba itong mga death bills? Divorce, euthanasia, abortion, or total contraception, homosexuality or homosexual unions. Sana tayo yung number one na magde-defend sa ating constitution and our Christianity with this modern thoughts na alam natin incremental or I would say magkukos ng decadence pagdating sa moralidad ng ating mga mananampalataya. Ano? So yan ang number two. A church that listens to Christ. At number three, ito yung the church that listens to its people. Yan po ang ginagawa natin ngayon. Sabi ko nga kanina, ever since merong mga consultation, obispo lang yung kinukonsult ni Pope. Ngayon, gusto ni Pope i-consult din ang obispo yung mga tao para may say tayo kung ano man ang maaaring pagbabago o development na pwedeng ipatupad ng Santo Papa. Today, God is giving us a chance to voice out and participate in the development of our church. Maganda po ito, no? Katulad ng Ebanghelyo ngayon, si Bartimeus Bulag, si Bartimeus Pulube, si Bartimeus nasa laylayan, marginalized, walang pumapansin. But when he called out, "Jesus, Son of David, have mercy on me," Jesus was quick to hear and acknowledge him. Nakikinig si Kristo sa inaing natin. Ang simbahan nakikinig din sa ating mga suhestyon at sa ating mga nais maiparating. This is the very heart of the Synod on Synodality. Ano ang gusto niyong iparating kay Pope? Maliit man ang ating tinig, but rest assured, the Pope will be able to hear it. Kaya pagkatapos po ng homiliyang ito, magdadasal tayo bilang isang sambayanan, tatawagin natin ang banal na espiritu para tayo igabayan. Pagkatapos po ng misang ito, sa Facebook Live na nakapost ngayon sa Facebook, makikita nyo doon ang isang Google form na link. Ikiklik nyo lang po iyon, tapos ililid kayo noon sa survey questionnaire. Sagutan nyo lang po ito at yung mga sagot na iyon, ipapadala natin or i-collate ng military ordinariate. Wala naman po doon mga pangalan. Ilalagay lang kung saan kayong branch of service at ano ang pulso ninyo. At sa mga pulsong ito,
dito maggagawa ng mga resolusyon ng obispo. Sabi po ni Bishop, they were given 10 pages essay na isa-submit sa CBCP. Kami namang mga chaplain, magbibigay kami ng 1-page essay. Tapos ibibigay kay si Bishop, mamamroblema. Kasi ilan kaming chaplain? 18. PNP lang po yun. May BJMP pa. May AFP pa. Ang AFP, meron pang mga branches yan. So marami. Isa-summarize niya yon sa 10 pages. Tapos ipapasa niya sa CBCP. And then the CBCP, lahat ng diocese dito sa Pilipinas, isa-summarize din nila yon, iko-compile nila yon at ipapadala sa ating Santo Papa. Yan po ang mga pag-uusapan on 2023. Kaya po medyo masalimuot ito, medyo matagal, pero alam natin ito ang kalooban ng Diyos. Tayo po sa simbahang ito, we believe in a principle which we call sub umbra Petri, under the shadow of Peter. Kung ano ang sinabi ni Peter, we would obey. Kakaiba man itong gusto ng Santo Papa mangyari ngayon, medyo matagal yung preparation, we must follow. Because whatever the Pope says, alam natin, it is Jesus Christ telling us to do it. Pero totoo naman, mas maganda ang mga bagay-bagay kung napaghandaan ng matagal. No? Kaya ito po ang nais natin mangyari, na marinig ang ating tinig, ang ating boses, at maging kabahagi tayo sa paglago ng ating simbahan ng sambayanan ng Diyos.